Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng eksena noong 1979 sa Coney Island, United States. Noong panahong iyon, mayroong isang gang sa kalye na kilala bilang The Warriors, na madaling makilala sa kanilang mga pulang vest na may mga salitang The Warriors. Ang gang na ito ay binubuo ng 9 na kabataang lalaki, kasama si Clean bilang kanilang pinuno, na sinusundan ni Swan, Ajax, Vermin, Fox, Rembrandt, Cochise, Cowboy, at Snow. Nagtipon silang lahat sa isang istasyon ng tren kung saan inihayag ni Clean na ang The Warriors ay nakatanggap ng imbitasyon sa isang makabuluhang pagpupulong sa Bronx. Ang imbitasyong ito ay nagmula kay Cyrus, ang pinuno ng isa pang gang na kilala bilang The Riffs. Ang The Riffs ay isang lubos na iginagalang at sikat na gang sa loob ng lungsod, kasama ang maraming iba pang mga gang tungkol kay Cyrus bilang pinuno ng lahat ng mga gang sa New York. Nakatanggap ang Warriors ng imbitasyon sa pagpupulong, ngunit may isang mahalagang patakaran, hindi sila maaaring magdala ng anumang armas. Binigyang diin ni Cyrus na ang pagtitipon na ito ay para sa kapayapaan, at gusto niyang iwasan ang anumang alitan. Dahil dito, sumakay ng tren ang The Warriors para dumalo sa pulong. Gayunpaman, hindi lang sila ang gang sa kanilang daan, marami pang iba, kabilang ang mga Boppers, Hi-Hats, The Savage Hunts, The Hurricanes, The Electric Eliminators, The Avenue Runners, The Gladiators, at marami pa, ay papunta din doon. Pinaalalahanan ni Clean si Rembrandt na magdala ng spray paint para markahan ang presensya ng The Warriors sa pulong. Hindi nagtagal pagkatapos dumating ang The Warriors sa pulong, kasama ang maraming iba pang mga gang, hinarap ni Cyrus ang lahat na nagpapahayag ng pagkamangha na maaari silang magtipon ng walang anumang problema. Nanawagan siya ng kapayapaan sa mga gang at iminungkahi na magkaisa sila laban sa pulisya. Naniniwala si Cyrus na kung magsanib puwersa ang lahat ng mga gang, maaari nilang mahihigitan ang bilang ng mga pulis na nagpapahintulot sa bawat gang na malayang kumilos. Sa hindi inaasahan, lihim na dumating ang mga pulis sa panahon ng pulong, at sa gitna ng karamihan ay isang gang na tinatawag na Rogues na pinamumunuan ni Luther. Nakakagulat, maingat na binaril ni Luther si Cyrus na naging sanhi ng kanyang pagkahulog at pagkamatay. Dahil sa nakakagulat na pangyayaring ito, nagkalat sa takot ang lahat ng mga gang at nasaksihan ni Fox ang pagpatay ni Luther kay Cyrus. Napagtanto ni Luther na nakita siya ni Fox at sinadya niyang barilin din si Fox. Gayunpaman, bago magawa iyon ni Luther, ang mga pulis ay pumasok at pinalibutan sila. Nakatakas si Fox, at naging magulo ang sitwasyon nang sinubukang tumakas ang lahat ng gang mula sa pulisya. Samantala, gustong suriin ni Clean si Cyrus pagkatapos niyang mabaril, ngunit maling inakusahan ni Luther ang Warriors na sila ang responsable sa pagbaril kay Cyrus. Ang mga miyembro ng gang ni Cyrus ay naniwala kay Luther at inatake si Clean hanggang siya ay mamatay. Habang tumatakas ang iba pang miyembro ng The Warriors at nagtangkang magtago sa mga pulis, napansin nilang nawawala si Clean. Ang hindi nila alam ay ang sarili nilang gang ang inakusahan sa pagbaril kay Cyrus. Noong una, gusto nilang hanapin si Clean, ngunit napakalaki ng presensya ng mga pulis. Iminungkahi ni Swan na bumalik, ngunit sinabi ni Vermin na hindi sila makakauwi kung babalik sila, dahil nakabantay ang napakaraming pulis sa paligid, at ang Coney Island ay medyo malayo sa Bronx. Samantala, binantayan ni Rembrandt ang mga tren, umaasang makakahanap ng daan pauwi. Habang naghihintay ng hudyat ni Rembrandt, iminungkahi ni Swan na kung maghiwalay sila, magkita sila sa istasyon ng Union Square upang muling magsama. Si Ajax, gayunpaman, ay hindi sumang-ayon sa pamumuno ni Swan at naisip na dapat siya ang maging pinuno dahil siya ang pinakamalakas. Ngunit ang iba ay mas pinili si Swan bilang kanilang pinuno. Sa wakas, dumating na ang hinihintay ni Rembrandt na tren para makauwi sila, at bago umalis, nagpinta muna siya sa pader bilang senyales na naroon ang The Warriors. Samantala, sa punong tanggapan ng The Riffs, ay nagtipon doon ang mga miyembro, na naniniwala pa rin sa mga sinabi ni Luther na pinatay ng The Warriors si Cyrus. Si Masai, ang bagong pinuno ng Riffs, ay nagutos sa kanyang mga miyembro na hulihin ang The Warriors patay man o buhay. Nag-broadcast din siya ng mensahe sa radyo na humihimok sa lahat ng mga gang ng lungsod na gawin din ito. Ang Warriors, sa kabilang banda, ay walang ideya na sila na ngayon ang pinaka-pinaghahanap na mga kriminal sa lungsod. Habang papunta na sila sa istasyon ng tren, nakasalubong nila ang isang gang na tinatawag na AC Turnbull na naghahanap sa kanila matapos marinig ang anunsyo ng The Riffs.
Noong una, sinubukan ng Warriors na magtago, ngunit nauubos na ang oras dahil papaalis na ang tren. Sa kalaunan, naabutan sila ng AC Turnbull Gang. Sa kabutihang palad, lahat ng Warriors ay nakasakay sa tren. Gayunpaman, huminto ang tren dahil sa sunog sa mga riles na nagpasya kay Swan na magpatuloy sila sa paglalakad. Samantala, sa punong tanggapan ng Rogues Gang, ang mga kasama ni Luther ay nag-aalala na baka ibunyag ng The Warriors kung sino ang bumaril kay Cyrus sa pulong. Gayunpaman, nanatiling tiwala si Luther na papatayin ng ibang mga gang ang The Warriors. Sa patuloy na paglalakad ng The Warriors, nakasalubong nila ang isang maliit at tila mahinang gang na tinatawag na Orphans. Lumapit si Swan sa kanilang pinuno na si Paul at humingi ng pahintulot na dumaan sa kanilang teritoryo dahil nagkaproblema ang sinasakyan nilang tren. Sa kalaunan ay pumayag si Paul, ngunit si Mercy, isang magandang babae mula sa Orphans Gang, ay hiningi ang isa sa mga vest ng Warriors kapalit ng ligtas na pagdaan, na tinanggihan nila dahil ang mga vest ay kumakatawan sa kanilang pagkakakilanlan. Itinuro ni Fox na sinusubukan ni Mercy na magdulot ng gulo sa pagitan ng Warriors at Orphans, kaya nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Gayunpaman, palihim silang sinundan ni Mercy, at napansin siya ni Swan. Hindi nagtagal, bumalik si Paul at ang lahat ng Orphans Gang upang harapin ang The Warriors matapos marinig ang tungkol sa anunsyo ng The Rifts. Nahaharap sa isang malaking bilang ng Orphans Gang, naghagi si Swan ng isang pampasabog upang lumikha ng isang pagsabog na nagpapahintulot sa The Warriors na makatakas. Nakasakay sila sa tren, at kasama pa rin nila si Mercy. Samantala, nalaman ni Luther na ang The Warriors ay paulit-ulit na nakatakas mula sa paghabol sa mga gang na ikinagalit niya. Desidido siyang hulihin ang mga ito bago nila mabunyag kung sino talaga ang pumatay kay Cyrus. Habang ang Warriors ay nasa transit train station, nagkaroon sila ng hindi inaasahang pakikipagtagpo sa mga pulis. Ang encuentro na ito ay humantong sa isang habulan, at hindi nagtagal ay naghiwalay ang mga miyembro ng The Warriors. Nakalulungkot sa panahon ng kaguluhan, si Fox, na kasama ni Mercy, ay nakipag-away sa mga pulis at nauwi sa pagkahagis sa riles ng tren na nagresulta sa kanyang kamatayan. Nakatakas sina Vermin, Rembrandt, at Cochise sa pamamagitan ng pagsakay sa tren patungo sa Union Square kung saan binabalak nilang muling magsama-sama ang kanilang mga kapwa Warriors. Sa kabilang banda, si Swan, Ajax, Snow, at Cowboy ay nakaalis din sa istasyon ngunit natagpuan ang kanilang mga sarili na napapalibutan ng Baseball Furies Gang na nagnanais na hulihin sila. Sa isang mabilis na pagharap sa mga kaganapan, matagumpay silang apat na nakatakas sa Baseball Furies Gang at naghanap ng kanlungan sa isang kalapit na parke. Si Ajax, na napapagod sa pagtakbo, ay nagpasya na harapin ang Baseball Furies. Nasaksihan ni Swan at Snow ang determinasyon ni Ajax at umatake upang tulungan siya. Matapos ang isang matinding labanan, ang Warriors ay nagwagi. Samantala, sina Vermin, Rembrandt, at Cochise ay nakarating na sa istasyon ng Union Square, at nakakita lamang ng isang grupo ng mga kaakit-akit na batang babae na nagtitipon doon. Sa kanilang pagtataka, ang mga babaeng ito ay mga miyembro ng gang ng Lizzie's, at lahat sila ay mga babae. Sinamantala ni Vermin ang pagkakataon na manligaw sa mga miyembro ng gang ng Lizzie's habang si Swan at ang iba pang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nakita ni Ajax ang isang batang babae na nakaupong mag-isa sa parke, nagpasya siyang samahan siya sandali, ngunit pinaalalahanan sila ni Swan na malapit na ang oras at kailangan nilang makarating sa istasyon ng Union Square. Hindi sumunod si Ajax sa kanila, at sinabi niya kay Swan na magpatuloy na lang sila nang wala siya. Iniwan ni Swan, Cowboy, at Snow si Ajax. Nilapitan ni Ajax ang babae at sinimulang ligawan ito, ngunit sa kanyang pagtataka, isa pala itong undercover na pulis na agad siyang pinuposasan. Samantala, nagkaroon ng pagbabago ng puso sina Cowboy at Snow at nagpas siyang bumalik upang hanapin si Ajax. Pagbalik nila, natuklasan nila na si Ajax ay nahuli ng mga pulis. Para naman kay Swan, ay nakasama niyang muli si Mercy, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang makasalubong nila ang mga pulis, kaya napilitan silang tumakas. Samantala, sina Vermin, Rembrandt, at Cochise, na dapat maghintay sa Union Square, ay napunta sa The Hideout of the Lizzie's Gang. Lalong nag-alala si Rembrandt sa kanilang desisyon na lumihis sa plano at hindi niya maalis ang pakiramdam na may isang malaking gulo. Sa kalaunan, isang miyembro ng Lizzie's Gang ang nagsiwalat na ang Warriors ay nakakuha ng katanyagan sa pagiging responsable sa pagbaril kay Cyrus.
nang marinig ang nakakagulat na paghahayag na inakusahan ang The Warriors na pumatay kay Cyrus, hindi napigilan ni Rembrandt ang kanyang emosyon at hinimok si Vermin at coaches na umalis kaagad sa hideout ng Lizzie's gang. Nagdulot ng kaguluhan ang mabilis nilang paglabas, ngunit sa kabutihang palad, nakatakas sila. Naiwan silang naguguluhan at sinusubukang maunawaan kung bakit maraming gang ang humahabol sa kanila. Samantala, naglalakad sina Swan at Mercy sa istasyon, walang kamalay-malay na sinusundan sila ng The Punks gang. Bumalik sa istasyon ng Union Square, muling nakipagkita sina Snow at Cowboy sa natitirang mga Warriors at ipinaalam sa kanila ang pag-aresto kay Ajax. Si Swan, na napagtanto na sila ay sinusundan, ay gumawa ng isang plano na akitin ang mga miyembro ng Punks gang sa banyo. Pagdating sa loob, isang matinding laban ang sumiklab sa pagitan ng Warriors at ng Punks gang, na nagresulta sa pagkapanalo ng Warriors. Samantala, sa punong tanggapan ng The Reefs, nakatanggap si Messi ng impormasyon mula sa isang testigo, na nagsabi na walang kinalaman ang The Warriors sa pagpatay kay Cyrus. Ang tunay na salarin ay si Luther mula sa Rogues gang. Sa wakas, nalaman ni Messi ang katotohanan tungkol sa kung sino ang pumatay kay Cyrus. Samantala, naabutan ng Warriors ang isang tren na maghahatid sa kanila pabalik sa Coney Island. Dahil sa pagod at mahirap na sitwasyon, si Swan at ang kanyang mga kapwa miyembro ng gang ay sa wakas ay makakauwi na pagkatapos ng isang gabing takbuhan. Pagsapit ng umaga, nakarating sila sa kanilang bayan. Ipinahayag ni Mercy ang kanyang pagnanais na manatili sa Warriors at komportable siya kung nasa tabi niya si Swan. Habang naglalakad sila sa kanilang kapitbahayan, napansin nilang may nakasunod na sasakyan sa kanila. Nalaman ni Swan ang sitwasyon, at lumabas na si Luther at ang kanyang mga miyembro ng gang ang sumusunod sa The Warriors. Noong una, sinubukan ng The Warriors na magtago, ngunit nagpa siya si Swan na pangunahan si Luther patungo sa dalampasigan. Sa huli, lahat sila ay nagkaharap sa dalampasigan, at inamin ni Luther na siya ang pumatay kay Cyrus. Hinarap ni Swan si Luther, hinihiling na malaman kung bakit niya pinatay si Cyrus. Ang nakakagigil na tugon ni Luther ay ginawa niya ito dahil gusto niyang sumaya. Naging malinaw kay Swan na si Luther ay isang baliw na manggugulo na naghahanap ng kagalakan sa kaguluhan. Hindi nagaksaya ng oras si Swan at hinamon si Luther sa isang one-on-one na laban. Si Luther, gayunpaman, ay naglabas ng baril, ngunit si Swan ay nanatiling walang takot at mabilis na bumunot ng kutsilyo. Sa isang nakakagulat na pangyayari, nagawa ni Swan na ihagis ang kanyang kutsilyo, na tinamaan ang kamay ni Luther bago siya makabaril. Nang tumibok ang tensyon, dumating sa eksena si Messi at ang kanyang gang. Alam na nila na si Luther ang tunay na pumatay kay Cyrus. Ipinaabot ni Messi ang kanyang paghingi ng tawad sa The Warriors at kinilala sila bilang isang kagalang-galang at marangal na gang. Samantala, hinarap ni Luther at ng kanyang gang ang mga sakit at paghihirap nang sila ay binugbog ng Reefs gang. Sa pagtatapos ng pelikula, nagpa siya sina Swan at Mercy na magsimula ng isang romantikong relasyon, at ang Warriors gang sa wakas ay nakabalik sa kanilang normal na buhay ng ligtas. Ang moral na matutunan natin sa pelikulang ito, dapat minsan mas mabuting iwasan natin ang maglagay ng pangalan sa mga bagay-bagay at paggawa ng maraming ingay, lalo na kapag sinusubukan mong umiwas sa gulo at hindi maging most wanted gang sa bayan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood!